Bali mo ang gulo. Hi guys! Nandito ulit kami para sagutin ang mga katanungang pinadala nyo using the hashtag Dear Adopters. Ano, ito yung mga killer questions sa mga kabataan ngayon, ano? At ang pag-uusapan natin galing sa ating episode. Unspoken rule number 88, huwag mong gawing manghula ang jowa mo. Pero, nagbago rin yung rule. Ang sabi, matuto kang makiramdam sa tunay na gusto ng jowa mo. Okay, alin dito sa tingin mo mas Agrikano? Ang totoo dito ay yung huwag mong gawing jowa. Huwag mong gawing jowa yung manghula mo. May point naman parehas. Pero syempre, dapat yung mga girls, marunong sila maging sensitive sa nararamdaman ng guys. Kayo ba nung asawa mo, sir? Okay. Pareho eh. Tsaka huwag mo siyang gagawing manghuhula. Kung may gusto ka, sabihin mo. Hindi yung parang, kabahala. Tapos deep inside ba na mapabadrip ka rin naman. Ako, feeling ko, matuto kang makiramdam dun sa tunay na gusto ng jowa mo. Kasi nga, dapat, alam mo na yung mga bagay na yan. Alam mo na dapat yan. Okay, so let's proceed and let's answer some of the questions na pinadala nyo using the hashtag Dear Adobers. Dear Adobers, ano ang tamang gawin kung iba na ang inuuna niya kaysa sa'yo? 2 years na kami at nararamdaman kong hindi na siya interesado sa mga kwento ko. Loyal naman siya at alam kong mahal niya ako. Siyempre kailangan, di ba, kausapin mo muna yung tao. So parang tanongin mo sa kanya, bakit parang ang cold mo na? Siguro like any relationship, kailangan nyo maghanap ng way para i-spice things up, di ba? Gawing exciting ang mga bagay. Saka meron naman kasi tayo mga kailangan unahin. Hindi pa pwedeng palaging kayong dalawa na lang, di ba? Yeah, Adobers, ano po ba dapat kong gawin? Mag 1 year na po kami, hindi pa niya rin ako pinapakilala sa family niya. Tanong ko, ilang taon na ba kayo? So mga 13 pa lang kayo, baka hindi pa ready yung family niya na makilala ka. Antay-antay lang kasi may sarili-sarili tayong pace. Tsaka sabi mo kasi mag 1 year pa lang kayo. Baka bago ka niya ipakilala sa pamilya niya, gusto muna niyang makilala ka na rin muna niya ng mas buo, di ba? Pag yun yung baho ng isa't isa sa isang taon, parang, syempre deserve ko naman! Hello, girlfriend mo ako! Hi, ma'am! Hi, dad! Hey, Adobers! 9 years na kami ng jowa ko, pero nawawala na yung pagmamahal ko sa kanya. Anong dapat kong gawin? Ito ang advantage ng isang couple na nagsimula sa pagiging magkaibigan. Meron kayong friendship as a foundation kasi magkaibigan pa rin kayo pero magkaibigang nagmamahalan. Love kasi is a choice. You choose to love that person every day. Hindi naman pwedeng hahayaan mo lang na yung panahon lang yung mag-dictate. You have to work towards making that relationship work. Kung wala ka na talaga nararamdaman, mas mabuti nang makasakit ka ng tao kaysa manloko ka ng tao. Dear Adobers, ano pong dapat gawin kapag gusto ng family ko na i-let go ko yung taong mahal ko na pinaglalaban ko na dati? Baka naman meron silang reasons kaya nila sinasabi sa'yo yun. So, kinakailangan i-weighin mo yun. Kausapin mo rin yung taong pinaglaban mo na parang i-prove niya din yung sarili niya sa parents mo, sa family mo. Para at least, di ba, makita ng family mo yung dahilan kung bakit mo siya ipinaglaban before. So, yun. Kung naipaglaban mo naman na siya dati, ipaglaban mo pa rin kung totoong mahal mo talaga siya. Dear Adobers, cool na sa akin yung boyfriend ko at kaya na niya akong di makausap. Parang ako na lang din yung nagbibigay sa akin. What will I do? Move on, let go. Move on, let go. Tama. Tama. Simulan eh. Hashtag ghosting. Okay. Kung ghosting na, ano, move on. Baka meron lang siyang ibang iniisip or may iba siyang problema. Hindi pa na siya share sa'yo. Kaya medyo hindi mo na iintindihan kung bakit siya ganun. So I think, ano lang, constant communication. Dear Adobers, ano ba pwedeng kong gawin para makamit ang second chance? Prove mo sarili mo na karapat dapat ka pa rin magkaroon ng second chance. Again and again, manligaw ka ulit na parang nagsimula kayo sa simula, na parang nagsimula kayo sa friends kasi kailangan mong ipunin lahat ng tiwala niya para magtiwala siya ulit sa'yo. Dear Adobers, paano mo nalalaman na siya na yung the one for you? Hindi natin mahuhulaan ang future. Pwede natin hulaan ang gusto ng partner natin pero hindi natin malalaman ang future. Right? Kaya meron tayong tinatawag na faith. Yes, kasi minsan ang puso talaga traitor yan eh. Yung titubok kunwari, titubok na parang gusto mo na siya pero at the end of the day, hindi pala talaga siya yung gusto mo. We'll never know. Kasi kinakailangan makilala mo muna siya ng mabuti at makilala mo rin muna yung sarili mong mabuti. Mm-hmm. Dear Adobers, naniniwala po ba kayo na pagmahal ka, di mo kailangan magbago? Dapat tanggap ka nila para sa kung sino ka, pero minsan din kasi kailangan nating magbago para mas mapaganda ang isang relationship. Tsaka diba nga, the only thing that's constant in this world is change. So, imposibleng
hindi magbabago ang mga tao. Kailangan mo lang i-accept ngayon kung paano siya nagbabago. Alam mo, yung mga katanungan nyo, madalas yan, nasasagot na yan ng mga nilalaman ng libro to. So, huwag magkatubili, pumunta sa inyong mga favorite bookstores at bilhin tong libro na to. Okay? Kaya ano pang hinihintay nyo? Maraming salamat sa mga tanong na pinadala nyo sa amin. At kung may gusto pa kayong ipasagot sa amin, huwag kayong mahiyaw magtanong. Charot. Mag-comment lang kayo down below at gamitin ang hashtag na Dear Adovers. Please like and follow all of our social media accounts. Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Yun lamang! Bye! Bye-bye!